Hello mga kadyosa, sa video ito, pag-usapan natin ang about sa Google AdSense for YouTube. Ang AdSense ay isang tool na kinakailangan para kumita at mabayaran ka mula sa earnings mo sa YouTube channel. Ituturo ko sa video ito kung paano ginagamit ng mga YouTube creator ang AdSense. Paano mag-set up ng AdSense account para mabayaran sa YouTube at kung paano mag-navigate sa AdSense kapag na-set up na ito. So, let's start. First, paano ginagamit ng mga YouTube creator ang AdSense? Ang paggawa at pag-link ng AdSense account ay isa sa kailangan para ma-approve sa YouTube Partner Program o YPP. At kapag ikaw ay monetized na, ang AdSense account ay siyang magbibigay daan kung paano ka mababayaran ni Google. Ang AdSense ay isa pang produkto ng Google na separate sa YouTube. Ito ay nagbibigay daan para sa mga YouTube creator na makatanggap ng bayad at ito ang siyang pinakapangunahing purpose ng AdSense para sa mga YouTubers. At kailangan mo ng AdSense account para matiyak na mababayaran ka para sa perang kinita mo mula sa mga ads sa mga video. YouTube Premium, Membership, Short Feeds Ads, Supers at iba pa. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng AdSense account kapag eligible ka nang mag-apply para sa partner program ng YouTube. Makikita mo na sa iyong step 2 na maaari ka na dito mag-connect ng AdSense account. Take note, kung hindi ka pa eligible sa pag-apply para sa YouTube partner program, huwag kang gagawa ng AdSense account. Kapag maaari ka nang mag-apply sa YouTube Partner Program, narito ang mga steps na kailangan mong sundin para gumawa ng bagong AdSense account at i-link ito sa iyong channel. First, mag-sign in sa YouTube Studio. Sa iyong desktop, pumunta sa $earn sa kaliwang menu kung saan sisimulan mo ang iyong pag-apply. I-accept ang review and accept the YouTube Partner Program terms. Then, i-click ang Start dito sa Sign Up for Google AdSense. Then, piliin kung anong Google account ang nais mong gamitin para sa gagamitin mong AdSense. Tandaan, kapag ikaw ay mayroon ng AdSense na ginamit mo sa ibang pamamaraan at ito ay hindi para sa YouTube, ito ay approved account, dapat mong i-sign in ang Google account na iyon. Kung hindi ka sigurado kung mayroon kang kasalukuyang account, iselect ang I don't know at kumpletuhin ang susunod pang mga gagawin. Ang mahalaga, hindi ka nagagawa ng panibagong AdSense account. Kapag nasa AdSense ka na, kung nagsiset up ka ng bagong account, kakailanganin mong ibigay ang iyong personal information kasama ang iyong address. Napakahalaga ang i-enter ng tama ang iyong address at pangalan dahil ipapadala nila sa iyo ang mahalagang dokumento sa pag-verify ng iyong information at sa iba pang proseso ng pag-set up ng AdSense. Kapag na-i-enter na ang lahat, natiyak na tama ang lahat ng information, maaari mo na itong isubmit. Mula sa AdSense, ipupunta ka pabalik sa YouTube Studio. After that, makikita mo na naka-in-progress na ang iyong step 2. Under Google AdSense Sign Up. At makakatanggap ka rin ng email mula sa AdSense na nagpapatunay na nakumpleto mo na ang mga steps sa pag-sign up sa AdSense. Kung ang iyong AdSense account ay matagumpay na nagawa at nailink sa iyong channel, maaring tumagal ng ilang araw o weeks ang approval nito. Then once ito ay approved na, makikita ang confirmation sa ilalim ng pag-sign up para sa Google AdSense na naaprubahan ang iyong AdSense account. Kapag ang iyong AdSense account ay na-set up at naaprubahan at ikaw ay tinanggap na sa YouTube Partner Program, mayroon ka pa rin ilang steps na kailangan mong gawin bago makuha ang sahod sa iyong channel. Para makapag-payout ka sa iyong kinita, kinakailangan mong ma-set up ang mga sumusunod. Una, tax information. Kinakailangan mo dito ng TIN number. Pangalawa, pag-verify sa iyong identity gamit ang valid ID. Pangatlo, pag-verify ng iyong address sa pamamagitan ng pagpapadala nila ng mailed PIN sa iyong address. Pangapat, paglalagay ng payment method at kakailanganin mo naman dito ang bank account. Maaari mo ding piliin ang check kung wala kang bank account. Panglima, kinakailangan mong ma-reach ang minimum threshold na $100. Mag-navigate tayo sa iyong AdSense account.
Kapag nag-sign in sa AdSense, mapupunta ka sa AdSense for YouTube homepage. At dito makikita mo ang isang snapshot ng iyong kita sa YouTube. At makikita mo ang option para mapuntahan ang YouTube Analytics na kung saan makikita ang mas detalyadong data ng iyong earnings. Dito sa AdSense for YouTube, makikita mo ang iyong balance at huling ibinayad sa iyong AdSense account. Dito sa balance, makikita dito ang anumang kita sa YouTube na hindi pa nabayaran. At dito naman sa last payment, dito mo naman makikita ang huling binayad sa iyo ng AdSense. Iyong mga kita sa YouTube ay idaragdag sa iyong balance sa pagitan ng 7 at 12 of the month ng susunod na buwan. Halimbawa, kumita ka ng $100 ng buwan ng June, makikita mo ang balancing ito sa iyong AdSense sa pagitan ng 7 at 12 ng July. At kung na-reach ng iyong AdSense balance threshold ang minimum nito at dapat wala kang anumang payment holds, ipapadala ang kita mo sa iyong bank account sa pagitan ng 21 at 26 of the month. Kapag hindi naman na-reach ang threshold, mananatili itong nasa balance. Kung magkano ang kikitain mo ng sumunod na buwan, ay idadagdag ito sa iyong AdSense balance. At kung nabayaran ka naman, mawawala ang balance o mag-zero ito at mapupunta naman sa last payment ang amount kung magkano ang ipinadala sa bank account mo. Maliban sa homepage, ang payments tab ay isa sa mahalagang bagay para sa mga YouTube creator. Dito mo makikita ang iyong payments at dito mo rin i-manage ang payments settings. At lahat ng kikitain mo sa YouTube ay makikita ito dito sa YouTube payment profile. Pag pumunta ka sa payments, i-click ang payments account at i-select ang YouTube. At kung nais naman makita ang mga payments info transaction, maaari nyong i-navigate ito dito. At para ma-view ang anumang transaction, dito nyo makikita ang earnings on YouTube amount at kung magkano ang tax deduction. Para sa mga karagdagang videos about AdSense, check the description below para sa mga iba ka pang videos. So ayan mga ka-Diyosa, at sana ay naipaliwanag ko sa inyo ng mabuti ang about sa AdSense account. Kung may katanungan ka about AdSense or kung may nararanasan kang problema about AdSense, i-comment mo na yan sa baba ng video kong ito. Hanggang sa muli mga ka-Diyosa, thank you for watching. God bless us all. Bye-bye! Subscribe now!